Kay kapila ganyan nga video, El? Kaupat. Kaupat. Okay, so nahanapon mi karuno sa among ikaupat na video sa among embedded nga subject. So, actually, kining code karon nga nakafocus is muni sa ang code sa dati namong ibuhat sa video number 2, which is read analog voltage. So, nganong amo naman po nang ibalik? So, kanisa nga code, amo nang gigamit para makontrol na mo ang siga sa light emitting diode or sa lead gamit ang potentiometer. So, muni ang amo ang itsura sa Arduino karon. Ay, sa iyo, sa tuyo ko. Ay, lagyan tisa. At ay, sa ipakita. So, muna yung mga Arduino. So, muna yung mga wire na mo. Hugo kami wire. So, muna ang amo ang LED or ang mga light emitting diode, which is ang yung color is blue. Muna yung mga potentiometer. So, muna ito buwan eh. Once amo tuyo ko ng potentiometer, hinahinay nga musiga ang LED. Ayun sa. Then, kung among ibaba ang potentiometer, mawala ang siga sa LED. Okay, but before that, kining code karon is ato nisang i-upload mismo sa the same code. Katunggi, mabasa siya ang 5 volts. So meaning, 5 volts lang po ang maximum nga voltage nga iyang ihatag padulong sa ato ang light emitting diode. So wala talang buhaton. The same sa among ang ipakita sa first video. I-click lang nato ning upload. Okay, muna siya ang upload. Then, nag-loading dahil siya. Plato nato siya mahuman. Okay. So, na-upload. Kini siya ng mga code karon is na-upload na. Then, sa pag-design sa ito ang connection o sa ito ang breadboard, then connected sa ito ang Arduino. So, ato lang nang i-follow ni nga schematic diagram. Okay, so muna ang schematic na to. So, ang potentiometer na nasa tulo katiil, kumbalikon. Then, ang left side diha muna siya ang red, which is connected sa 5 volts. Ang right side is muna siya ang ground, connected sa right nga tiil niya. Then, ang sa center is connected sa ato ang... So, dri karon nga kuan, dri nga... schematic diagram is naka-connect siya sa zero, but ang gibuhat na mo is ang kanang center, kanang blue i-connect na mo directly sa ato ang light emitting diode para muhatag siya og siga sa ato ang light emitting diode, then makontrol siya sa potentiometer. Okay, nakuha. So, moto siya. So, na-upload na to schematic, muna siya. Then, ang code na-upload na. So, try na to. So, try na mo karon og tuyok ang potentiometer. Kumusiga ba? Sige daw, Il. Okay, hinahinay lang. Okay. So, muna siya. So, actually, wala may nakagamit ani o resistor kay kuan siya. Wala mong resistor. So, kung kamo na punong mag-setup, kinahalang ganyan yung butangan o resistor para rin masunog inyong lead. So, hinahay lang, Il, para ayaw lagi maximum. Okay. So, bali, hinahinay nga mo. Kusog og siga ang ato ang light emitting diode kung atong tuyo ko ning potentiometer padulong sa yang maximum. Kung ato siya pabalik sa minimum, hinahina po nga mawala ang siga sa light emitting diode. Okay, so akong gibalik na off na siya. Paliko na mo ha, pasigahan na mo ha. Okay, tuyok yan, balik pa down. Okay, so kadto lang, so muna yung connection lang namo. So ang hitabuan ni diri, ang isa katil sa lead, nagkuha mig another ground para sa lead. So meaning, ang isa ka ground aning sa power niya sa Arduino is connected sa atong potentiometer. Then ang isa ka ground is connected padulong sa isa katil sa tuang light emitting diode para musiga siya. Then katong center nga linya sa potentiometer is gi-connect na to padulong sa linya po diri sa ato ang light emitting diode. Okay, ana lang siya ka simple. So, kato lang, sumunong kauban, no? Guwapo kayo. Muna mo ang kuan, pinakagwapong kauban. Okay, kato lang, salamat sa pagtanong sa video.